ng mga tao bundok. May isang tribo na kung tawagin ay tribo ngalbo. Uy, tribo ngalbo. Ito ay napapamunuan ni Baiti Penny. Baiti Penny. Baiti Penny. Si Baiti Penny ay isang magiting na mandirigma. Kaya inirespeto siya ng kanyang nasasakupan. Makilang ulit na kasi niyang naipagtanggol ang tribong albo mula sa mga mananakop na barbaro. Subalit sa katagalan ng panahon, tumanda na rin si Baiti Penny. Mas matanda sa kanya, nililigo ko lang. O, sige po. Tumuti na ang kanyang buhok. Kumulupot ang balat. Magkagayon man, hindi nagbabago ang respeto ng mga taga-tribong albo kay Baiti Penny. Dala na rin ng katandaan. Unti-unti ay nalagas ang ngipin ni Baiti Penny. Hanggang sa halos, wala nang natira. Parang may kantang ganun, di ba? Black Mountain. Ayun lang, ano nga. Ito ay labis na ikinalungkot ni Baiti Penny. Dahil mahilig siyang kumain ng karne, mangga, mayabas, at iba pa. At siyempre, napakahirap naman kainin ng mga iyon kung gilagid lamang ang pangunguya mo, di ba? Subukan mo nga yun, hirap nun. Dahil dito, madalas na mapansin ng mga taga-tribong albo na laging stressed looking si Baiti Penny, na nalalapit pa naman ang 90 kaarawan. Nakaisip ng ideya si Tordok. Si Tordok ay isang tauhan ni Baiti Penny at siya rin tumatayong tagagamot ng buong tribong albo. Bilang regalo kay Baiti Penny, nanguha si Tordok ng mga ngipin mula sa mga patay na hayop. Yak! Katulad ng unggoy at aso. Pinagdikit-dikit ang mga ngipin ng mga ito. Naisip niya na kunga kung isusuot ito ni Baiti Penny. Magkakaroon siya ng mga bagong ngipin. Kaso peke nga lang. Nung okay lang at least may ngipin, ano ba? At sumapit na nga ang 90 harawan ni Baiti Penny. Maraming nagregalo sa kanya ng iba't ibang sandata. Mayroon ding mga alahas, mga prutas. Subalit hindi ito nakapagpasaya kay Baiti Penny. At nang oras na ni Tordok para ibigay ang kanyang regalo, nag-speech muna ito sa harap ng mga tao. Ang sabi ni Tordok, "Mahal na pinunong Baiti Penny, tanggapin niyo po at isuot ang aking regalo sa inyo. Ito po ang peking ngipin na maaari niyong gamitin sa pagnguya sa mga paborito niyong pagkain." Tuwang-tuwa namang tinanggap ni Baiti Penny ang naiibang regalo ni Tordok. Agad na isinuot ito at kumagat ka agad ng isang Indian mango. Indian mango yun. O diman? Subalit na bigla si Baiti Penny dahil masakit sa ginagid, napakasakit sa ginagid ng peking ngipin na suot-suot niya. Aray ko! Ang sakit namang ikagat itong peking ngipin na ito. Yun ang sabi ni Baiti Penny. Sabi naman ni Tordok, "Boss, tis ho!" Ano, ano? Sabi ni Tordok, "Boss, tis ho! Tis ho! Ganyan talaga pag hindi totoo ang ngipin." Sabi naman ni Baiti Penny, "Boss, tis ho! Boss, tis ho! Ang hirap na kumain eh! Masakit eh!" Narinig naman yun ang mga tao sa tribong albo. Ang tanong ng isa, ano daw yung sabi ni Baiti Penny? Sabi naman ang tinanong, yung ngipin niya daw hindi totoo. Ang hirap daw kumain. Bustis ho daw! Bustis ho! At kumula nga noon, ang tawag nga sa ngipin hindi totoo at kay
Malimit yan ay ginagamit ng mga matatanda na ay bostis ho. Pero may gumagamit rin eh, kinawag na bostis ho. Yan ang pangalawa sa huling nalabas na ikusento ni Lalo Bardo. Dito lang sa IFM, dito mo lang yan narinig sa 93.9 IFM. Kaya naman doon, dapat abangan nila yung huling alamat siya bukas. Uy, ano ko? Maririnig nila ang alamat ng alamat. Maraming hiling yan at bukas ninyo maririnig. Kaya ano ba, sasabi ko lang eh, maraming salamat sa'yo, Wendell. Rampo. Ay, salamat saka sa mga tumangkinik sa akin at sa akin. Diba? Tandaan ninyo, masaya pa rin makinig dito sa akin. Diba? Ako, sa, ano, sa lunes nyo, ang mga kasama nila, alas 6 na umaga hanggang alas 10, ay yung Kamote Club. At may bago tayong kasama, si Kitsi Daldal. Yan. Masaya yun. Kaya makinig pa rin ngayon. At lagi kong sasabihin, paulit-ulit ko sasabihin, si Lolo Barbers ay palaging nandyan sa puso ninyo lahat. Magkano kayo, ha? Good butas. Pero siyempre, no, ang alas ko sila tanghali pa rin tayo. O naman, sige. Ang kit mo pala, no, pakurot ya. Daga lang, Marigoy. Tayo ngayon, no, siguradong enjoy ka! 9:13!